Magandang umaga muli sa bawat isa. Happy New Year! Roberto Ross Casanat sa Mea. That is Hebrew, which means good morning, Roberto Ross Casanat sa Mea. Ross means head, Casanat means year, sa Mea means happy. Sa kanila po kasi yung pinakaunang year ay ulo yung Ross, head, Ross Casanat sa Mea. So, tayo muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa nakaraang taon. Tayo po ay sa salubong sa taon na to na 2022. No? Hindi po natin alam ang mangyayari sa 2022. Ngunit alam po natin na mayroon tayong Diyos na nagagabay sa atin. Sama lang po ito ang ating pong pag-uusapan. Ang title sa ating message ay Jesus Christ is our beginning, our only hope. Jesus Christ is our beginning and our only hope. Marami po sa atin ang nagkatanong sa 2022 kung saan tayo magsisimula sa ating mga buhay, lalo na sa mga naapektuhan ng COVID-19 na situation or mga nangyayari at ibang mga calamities na ating naranasan sa Pilipinas at ganoon din sa ating mga personal na buhay na mayroon tayong naapektuhan. So ang katanungan po ng marami sa atin ay saan tayo magsisimula? At ano ang ating pag-asa sa mga susunod na taon? So ang ating pong title sa mensahe ko ito ay si Jesus Christ is our only, is our beginning. Siya ang ating simula, siya ang simula at siya ang ating pag-asa ng ating buhay sa mga susunod na taon at sa taon ito. Gagamitin po natin ang isang text sa Bible. Ito po ay nasa Hebrews chapter 1. Babasahin natin ang buong chapter ng Hebrews chapter 1. At yun ang gagamitin natin springboard for our message for today. Jesus Christ is our beginning, our only hope. Bilang pag-alang ng salita ng Diyos, tayo lahat ay tumayo. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 14. Although ay binasa na natin ito sa Tagalog, but we will look at it now in the perspective ng English version. At ating pong iisipin ito ay this is written for the Hebrews or the Jews, yung mga tao na sa katanungan ni Jesus Christ. Okay? Verse 1 ng Hebrews chapter 1, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in the last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world, who being in the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat at the right hand of the Majesty on high, having become so much better than the angels, and He has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did this ever say, You are my son, today I have begotten you. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, Let all the angels of God worship Him. And of the angels, He says, Who makes His angel spirit and His ministers of flame on fire? But to the Son, He says, Your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, Your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Verse 10, And you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain, and they will all grow old like a garment, like a cloak. You will fold them up, and they will be changed. But you are the same,
and your years will not fail. But which of the angels has ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? Ay, muli ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kami nagpapasalamat sa nakaraang taon sa aming mga buhay. At alam po namin, Lord, na ikaw po, Lord, ang gabay sa amin sa nakaraang taon. At patuloy po namin na panalangin, Lord, ang inyong gabay sa mga susunod na taon, lalo na sa taon na to. Lord, bigyan mo kami ng pag-asa sa aming mga buhay. At ang pag-asa na to, Lord, ay nandito po sa iyong mga salita, lalo na, Lord, sa iyong anak na si Jesus na binigay mo upang kami ligtas sa iyong kasalanan. Sa umaga po ito, Lord, ay gabayan mo kami sa aming pakikinig ngayong masalita. At ganun po, Lord, sa akin, nagpapasalamat po ako sa privilegio na ibinigay mo sa akin upang maipahayag po, Lord, ay iyong masalita. Bigyan mo ako ng wisdom na galing sa iyo, Lord, at upang maipahayag po, Lord, ang iyong masalita ng maayos. At ganun din sa lahat na makikinig. At iyan mo ay maintindihan po, Lord, ang iyong mensahe sa maagang ito. Ganon din po, Lord, sa aming buhay. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at ang kapagligtas. Amen. Kayo po'y makakopo. Salamat muli sa Panginoon sa ating buhay at kayo po ay nandito na sa 2022. This is the first message for the 2022, the official message sa atin, sa church. At tayo po ay nagpapasalamat na bibigyan tayo ng pagkakataon na magkatipon-tipon at physically makarinig ng kanyang mga salita. Although ito rin ay marinig ng ibang mga tao kasi ito ay recorded at atin po ipapalabas, lalo sa ating makasamahan na hindi pa po nakadalo, makakagalaw dahil sa mga restriction ng government sa ating mabuhay. So dito po ay ating pong tatalakayin po ay ano ba talaga ang ating pag-asa sa ating mabuhay. No? Alam po natin na marami pong mga messages na ating natanggap at gusto nating marinig sa ating mga buhay. Ngunit tayo po ay nakakaroon ng mga messages sa ating pagbabasa at pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Sa umaga po tayo, gusto kong i-focus po sa isang sitwasyon. No? At gagamitin po natin ang Hebrews chapter 1. Ito po ay sulat ng isang author para sa mga Jews. Again, this is a book written in the New Testament for the Jews. Kaya ang tawag sa kanya ay Hebrews, no? Ito yung mga descendants ni Abraham, Isaac, Jacob, at the 12 tribes of Israel. Sila po ay nandito rin po, existing pa po rin sila, sila ay nasa bayan ng Israel. Pero pwede din natin gamitin ito as konteksto sa ating mga buhay. Pero titingnan natin kung ano talaga ang mensahe sa ating kabayan. Ang Hebrews po ay sa akin isa sa mga pinakamaganda na aklat sa Biblia. Alam po natin mayroon pong different books sa Bible at different genre. Ang ibig sabihin ng genre types of books at makikita natin yung the gospel books, yung mga Matthew, Mark, Luke, and John. At sometimes the Acts, mapakita natin yung narrative about yung buhay ng Jesus Christ. At nakita na yan ng mga Hebrews o mga Jews kasi sila po ang pinuntahan at sila ang unang pinuntahan ng God. In fact, doon po pinapadaan ang mga oracles o mga revelation ng God sa kanila. At the same time, pinigyan si Moses ng idea o revelation na isulat niya yung unang books ng mga Bible, the Laws or the Pentateuch or the Torah, na nandoon yung simula yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at the same time yung Deuteronomy. No? So, sila po ay binigyan din po ng covenant. Ang covenant na to ay covenant ito with the God and the people of Israel. At kasama na rin po tayo dito kasi because of Jesus Christ, mapunta po din sa ating itong covenant na to. Ang covenant na to, uulit ko po ay mababago ito ng mga tao. No? Pero, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ulitin ko po, baka ma-context nyo yung aking sabihin na mababago ng tao. Ang covenant na ito ay pwedeng baguhin ng tao,
they can validate the covenant, they can replace the covenant according to their understanding, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang point ko dito, ang Diyos ay hindi nagbabago, irrevocable ang kanyang mga promises, kung anong kanyang pinramis ay matutupad yan. So, we have different interpretations about the covenant and given to Abraham, but kung titignan natin ang Bible, nakasulat talaga na hindi po nagbabago ang God. So, what He promised, He will fulfill. No? At hindi po natin alam na tayo din po ay maapektuhan din po ng lamang napektuhan, tayo po ay nabiyayahan din kasi because of Jesus Christ. So, Jesus Christ is the center. No? Kung may crossway man, crossroads, doon siya nag-i-end talaga kay Jesus Christ. But Jesus Christ ay ipakita natin na He is the beginning. Ang ating pong mga title ngayon ay He is our beginning and He is our only hope. No? So, dito po ay nakikita po natin na ito pong sulat ng Hebrews ay hindi po natin na mga scholars pinag-aaralan, hindi po talaga malaman kung sino yung writer nito. Marami pong nagsasabi na si Paul, kasi sa bandang dulo po ng Hebrews 13 ay minention na si Timothy. Alam po natin, si Timothy ay kasama-sama ni Paul yan sa kanyang mission, kaya nakonclude na iba na si Timothy. Pero marami din po nagsabi na hindi, kasi sabi dito sa chapter 2 verse 3, sabi dito ng verse, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, meaning Jesus Christ, and was confirmed to us by those who heard Him. So dito sabi na, how shall we escape, paano daw natin matakasan, kung hindi tayo maniniwala itong great salvation na tinuro ng Panginoong Jesus at kinonfirm sa amin ng mga nakarinig. No? So, ibig sabihin, this is a third party. Hindi ito mga apostol ang nagsulat dito kasi sabi nga, and was confirmed to us. Kinonfirm sa amin by those who heard Him. So, mayroon pang second layer, third layer pa sa Jesus Christ, the apostle, the first layer of the gospel, and then, ang sabi dito to us. So, hindi po parang na, ano dito na, hindi din po ito sulat ng mga apostol. So, pwede rin po nga maraming magsasabi na pwede ito si Silas or si Barnabas, kasi si Barnabas po ay isa po yung kasama ni Paul ng kanyang missionary journey, sa first missionary journey, si Barnabas talaga ang kanyang kasama-sama. At mayroon din pong nagsasabi si Silas. Silas po ang kasama din ni Paul sa kanyang mga susunod na missionary journeys kasi naghiwalay po si Barnabas at saka si Paul because yung kanilang argument about Mark, iniwan sila, no? Pero bumalik din naman si Mark sa huling mga araw. No? At pwede rin pong si Apollos. Si Apollos po ay great evangelist yan. Yung na nakita ni Aquila at Aquila kung sa na magaling magsalita, pwede rin po yan. Pero pwede rin kung si Lucas, si Lucas po ay siya po ang sumulat ng Luke, at the same time ng Acts. At sabi ng iba, pwede rin katulad, just like Luke na sumulat ito. So, ako po ay nagpapasalamat din na sa ating point lang, no? Na hindi si Paul ang nagsulat nito. Kasi ibig sabihin lang, marami tayong mga reference na hindi lamang si Paul. No? Kasi si Paul po ay meron siyang 13 epistles out of the 27. At kung bibigyan natin ng another dimension ito, nagpapasalamat po ako na mayroon pong ibang dimension, hindi lamang si Paul, na nagpo-confirm talaga yung gospel ay about Jesus Christ. At the same time, marami mga scholars dito na itong sumulat dito ay expert siya on Koine Greek. No? Koine Greek yun yung salita na ginagamit sa kapanahon nila at yun ang sinulat, ginamit na language sa pagsulat ng New Testament Bible. No? Kasi ang ating pong Old Testament Bible ay sinulat po yan sa Hebrew ng mga prophets. Ang New Testament po ay sinulat ng Greek kasi sa kapanahon na nila
in the fullness of time, sa timing ng God, yung language ng Greek ay common sa lahat ng mga bansa kasi because of the Hellenization of Alexander the Great na dapat kong magkapare-pareho ang mga salita. So, yan ay providence ng God yan na magkakaintindihan sila. So, ilagay niyo po ang inyong perspective na tayo po ay mga Jews, although hindi naman tayo mga Jews, tayo mga Gentiles, pero lagay natin ang perspective na to na ito po ay sinulat sa mga Jews. Ako po ay maraming na-encounter ng mga Jews material, Hebrew material, at minsan nakaka-encounter ako ng isang tourist guide sa Israel. Tourist guide, siya po ang nag-guide ng mga turista, of course, tourist guide. No? Kung ikaw ay pumunta sa Israel, ay kailangan mo lang ng tourist guide, una-una because of safety, kasi baka mapupunta ka doon sa mga dangerous area at the same time, pero means lang cultural aspects na kanilang pagsasalita ko sa mga places. So, ito pong tourist guide na ito ay pinakita niya na umulan sa Israel kahapon. No? At mayroong flash flood. Tanto, kasi ang connotation ng flash flood sa atin, masama, di ba? Ano ba? Kasi natin ang flash flood, biglang bumuhos yung tubig doon sa mga walang tubig. No? Pero sa kanila, blessings yun. Bakit? Kasi sila ay, ano sila eh, pamidbar or desert. No? At nakikita mo, tuwang-tuwa yung mga tao, they are watching the flash flood na pumunta doon sa river na yon na hindi dinadaluyan ng tubig. Sabi niya, they're waiting for this one kasi napalitan daw talaga ng biglang ulan. So sa kanila, blessing siya. Sabi niya, last year, wala daw ganyan kasi ang sabi niya, every 2 times lang daw yan, maximum of 2 times a year, usually in November, usually in March. So nakita ko na parang tuwa-tuwa sila nanood ng parang putik na tubig. Kasi imagine mo, dust yun, tapos pumunta yung tubig. Pero hindi malinaw kasi putik talaga. No? Enjoy sila. Siguro sa atin, sabi nga niya, kay Kenyo, hindi kayo mag-i-enjoy siguro dito kasi nakikita kayo ng mga clear water sa inyong mga rivers. At yung umulan, minsan sa atin ay masama, umulan ng Odette. Ayun natin umulan kasi bumabagyo, pero sa kanila, happy sila, no? Blessed sila kasi umulan doon. At nakita ko po ng perspektibo niya sa amin na ibibigay ko po yung aking sitwasyon. Ako po ay isang tourist guide at alam ko po, masama man, ang mga Jews po ay hindi po talaga naniniwala kay Jesus Christ. I will not sugarcoat it. Sabihin ko talaga sa inyo na ang mga Jews ay hindi talaga naniniwala sa Panginoong Jesus. So, siya po ay sabi niya, I am a tourist guide, I studied, no? Pero I believe that Jesus Christ existed, I believe that Jesus Christ is a Jew, and I believe mga kanyang katuhan on that 2,000 years ago ay significant, maayos, at mayroon ding effect sa ang tinuro ni Jesus Christ 2,000 years ago ay meron din effect sa mga buhay ngayon. At sabi niya, pero hindi ako naniniwala na si Jesus Christ ay God, at hindi rin ako naniniwala na si Jesus Christ ay Bisaya. That is the wonder, no? Na sabi niya na Jesus is the most well-known Jews in the whole wide world. Pero nagtataka tayo na hindi naniniwala ang mga Jews ngayon. Sabi nila, hindi nila ma-relate na ang isang Diyos ay nagkatawang tao, hindi talaga bigaw nila ma-relate yan kasi meron na silang Shema Israel. Adonai Elohino, Adonai Ihad, our Lord is God, our Lord is one. Very inherent talaga sa kanila yan, very pukpuk talaga sa kanila yan na ang ating Diyos ay isa. Mayroon bang ibang Diyos na nagkatawang tao, malayo-malayo yan sa ating buhay. Malayo-malayo yan sa kanila. So, ako po sa akin,
aking kabataan ay nagtatanong din po ako talaga, no? Although nagpapasalamat tayo na naka-integrate na talaga yung community sa ating culture, pero tinatanong po talaga din sa aking sarili na talaga bang itong si Jesus Christ ay God talaga? No? God pa talaga ito? At paano talaga ang God ay magkatawang tao at maging tatlo? Hindi naman tatlo yan, they are one. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Hebrew na book na to, kasi dito po, isa-isahin talaga natin. Kasi kung hindi talaga God si Jesus Christ, ay talagang mapapahamak tayo, that is a blasphemous talaga. Blasphemous talaga. Yung ibig sabihin ng blasphemous ay parang nagsasamba tayo ng hindi God, which is itinuro talaga. Sabi niya, the Jews are the Judaism is not dependent on Christianity. Sabi na, the Judaism is not dependent on Christianity. Anong ibig sabihin ng Judaism? That is the religion of the Jews. Sabi na, wala kaming pakailan dahil sa Christianity. In fact, wala kaming worries dahil kasi ang Judaism naman ay nauna sa amin, ang Christianity ang may problema. Bakit? Kasi kung walang Judaism, walang Christianity. Which is, naisip ko totoo, na without Judaism, wala tayo. Kasi ang ating God ay the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel, the God that incarnated Jesus Christ. So, hindi natin pupuntahan ang Old Testament. Pag walang Old Testament, yari na tayo. Pero sinasabi nila, kami, wala kaming problema. Kasi kung walang Christianity, kami ay mag-i-exist pa rin, Judaism. Pero ang isang pumasok sa isip ko, ang Judaism daw ay wala silang pakialam sa buong mundo. There are only people there are people na gusto lang nilang i-practice ang kanilang religion. Wala silang pakialam sa iba. No? Wala silang pakialam sa iba. Yung nare-realize ko nila, bakit ang Christianity may pakialam sa iba? yun ang number one na inisip ko. Bakit ang Christianity may pakialam sa iba? Bakit maraming mga missionaries ang mamatay? Naghiwaiwala yung mga pamilya dahil talaga sa pag-mission nila na ipapakita na si Jesus Christ ang God. At yun ang only salvation. So dito po ay gusto ko lang habang yung aking introduction because I want to contextualize na Jesus Christ is important. Jesus Christ is important. And He is the beginning. He is the beginning. So dito po ay pinakita ng Hebrew sa Hebrew writer na Jesus Christ is better than the Judaism. Although, pangit yung better, pero ang context ko dito, Jesus Christ is better than Judaism, but in our context, sa ating context, Jesus Christ is the only way, the best siya. Hindi siya better, the best siya and the only way. So, sabi dito, God, who at various times, in various ways, spoke in time past to the fathers by the prophet. So, sabi ng Hebrew writer, ang God, noong unang kapanahonan at in various ways, nagsalita sa ating mga ninuno fathers, yung fathers nila, Abraham, Isaac, at mga prophets. Alam po natin kung tayo po'y nagbabasa ng Old Testament, alam po natin maraming po mga propeta. Pwede natin makonsider si Moses na propeta, great prophet yan sa kanila, na Isaac, Daniel, Jeremiah, Ezekiel, mga prophets yan. At noon ay kinikwento ng God ang kanyang buhay o kung sino siya at ano ang gusto niya sa mga tao. Pero kulang na hindi maintindihan ng mga tao, no? So anong ginawa ng God, no? God was at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in the last days spoken to us by His Son. So, alam na natin,
No, kumilento ng God ang kanyang sarili, ang kanyang gusto sa mga tao, mahirapan ang mga tao kumintili. In fact, kung tignan natin ang history ng Israel, sila ay suwain. Suwain na mga tao. At sila ay pinramisan ng God na masisuwain kayo, pupuntahan ko pa rin kayo at pupunin ko kayo doon. In fact, ang isang magandang allegory or metaphor ay si Hosea. Si Hosea ay isang propeta na sinabi sa kanya ng God, ang iyong asawa ay prostitute. Pumunta na talaga doon sa prostitute house at kunin mo. Bilhin mo ulit siya at dalhin mo ulit dito. So, kung ikaw si Hosea, yung asawa mo, nagpunta prostitute, bago pa nagkasawa, tapos pumalik ulit doon sa prostitution house, tapos pupuntahan mo ba yun? Tapos, okay, bibilhin ulit kita. No? Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israel na mas nagkasala kayo, ay babalikan ko kayo. Ngayon, ito na ngayon ang pinaka-cleansure dito. Pinadala na yung kanyang anak. No? Pinadala ng kanyang anak. Kaya, in the last days, spoke to us by son, whom he appointed heir of all things, tapang tagapagmana ng lahat ng bagay, through whom also he made the world. No? Sabi ko, whom he has appointed heir of all things. So, misip ko, kung ikaw ay tagapagmana ka lang, mahinang-hinang klase ka rin. No? Kasi tagapagmana ka lang eh, hindi talaga ito ako na ano eh. Pero, kanina naman dito, ito ay talagang tumatak sa isip ko. Through whom also he made the worlds. So, through whom also he made the worlds. So, sabi ko, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Saan matatagpuan yan? John chapter 1, sabi doon, in the beginning. Ang beginning ay yung start, or yung time, or a point na magsa-start tayo. So, He is in the beginning with the God. In the beginning was the Word. And sa 14, sabi, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So sa akin, sabi ko, kasi ang gusto kong i-reconcile talaga sa aming sarili, na dapat alam ko talaga na si Jesus Christ ay God. So kung tagapagmana lang, parang mahina pa rin sa akin, no? Tagapagmana lang si Jesus Christ. Pero kung ginamit siya ng God, na Word, no? Kasi ang Word po ay makapangyarihan yan, no? Makapangyarihan ka na. We have to imagine na ang God natin ay preeminent, nasa taas siya. Very powerful siya, very sovereign siya. Kaya niya gawin by salita lamang. Kaya ngayon sabi, let there be light, and there comes the light came, no? Dali yan niya sa isang salita ng God na let there be light and nag-come up yung light. So, kung titingnan natin, dapat makuha natin yung Trinity na God at si Jesus Christ ang kanyang Word. No? Kasi si Jesus Christ ay salita ng God yan. So, ginamit ng salita ng God yung Word na yan para mag-create ng mga bagay-bagay. Kaya nga sa Genesis was in the beginning God created the heavens and the earth, and then nag-continue na yan kung paano i-create ang buong mundo. So ang kanila kasi in the beginning reshit yan, bereshit para from the word ros, reshit, no? Ros kasi head. So ibig sabihin ng beginning, nandoon na kagad ang God, wala na silang start, no? Pero bakit po tinayin na ang ating ay
Jesus Christ is our beginning. Kasi sa ating konsepto po ay paano tayo mag-start sa ating mga buhay. Marami sa atin na nagpupwento ngayon paano tayo mag-start. So, pinofocus ko kay Jesus Christ. So, sabi dito, who being in the brightness of His glory and express image of His person. Who being the brightness of His glory. Ang ibang translation nito, the radiance of His glory. An exact replication, the exact representation of His person. So, pag sinabi mo exact representation, He is really God. He is really God. He is the radiance of His glory. Glory po is ito po yung talagang intrinsic glory. Ito talaga yung glory na nandoon kay God. Hindi ito mababago. Iba yung ascribed glory na pag nag-worship sa atin, ina-ascribe natin yung glory na pag kumakanta tayo, na ikaw talaga ang God na makapangyari yan sa ascribed glory. Yan. Parang kino-confirm lang natin na siya ang highest kaya yung may glory sa atin. Pero meron talaga nakalagay na talaga na intrinsic glory sa kanya. Hindi yan mawawala. So Jesus Christ is the who being the brightness of His glory, the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. So, yung kanyang power ay nandun sa kanyang word, by the word of His power. So, hinahawakan lahat tayo ng Panginoon, yung mga planeta na yan, yung mga buwan na yan, yung lahat na nangyari sa atin, hawak-hawak ng God yan by His word. So, who is the word? Jesus Christ. So, hawak-hawak tayo ng God through Jesus Christ. Kasi sabi dito, who upholding all things by the word of His power. When He had made Himself, when He had by Himself purged our sin, sat down at the right hand of the Majesty of Life. Jesus Christ again, makikita natin na He is the intercessor, who is the mediator na nagpo-purge ng ating mga kasalanan. And after He did that mission na alam po natin si Jesus Christ ay nagkatawang tao, di ba? Ginawa niya ang ating salvation by dying on the cross to pay for our sins. Kasi kung tayo pong mababayaran at kung tayo pong magbabayad, bayad tayo doon sa tagat-tagat ng apoy. So, if you believe on the Lord Jesus Christ, He purged your sin, inalis niya lahat ng kaya kasalanan, binayaran niya, at the same time, binigyan niya tayo ng righteousness sa pamagitan ng kanyang righteousness na nagawa niya by obeying on the law. Ngayon, pagkatapos niyang ginawa yun, He sat down at the right hand of the Majesty of Life. Maraming po nakaalam dito, pag nagkaupo ka doon sa right hand of the Majesty of Life, you're on power. You're on power. No? Having become so much better than the angels, as He was by inheritance of them, a more excellent name than they. So, ang konteksto po dito ay, kasi ang mga Hudyo po ay, talagang high regard sila sa mga angels. No? High regard sila sa mga angels. Pero, kinumpare lang si Jesus Christ na higher sa mga angels. Pero, pupunta tayo dito sa susunod na mga talata para makita talaga natin na Jesus Christ is really God. No? For to which of the angels did He ever say, "You are my son, today I have begotten you." Nagsisimula na ngayon yung Hebrew writer to use different text sa Old Testament na ito po ay yung Psalms 2:7 na palagi natin sinasabi na the decree na sinabi, "You are my son, today you will be, you are my son, today I have begotten you." No? So ibig sabihin yan, again, pinasabi natin yung begotten dito, this is more on relationship rather than biological. At alam po natin na si Jesus Christ ay hindi yan mas mababa kay God the Father. No? Inutos na pumunta lang yan siya dito in the economy of God para lumalabas, subordinate si Jesus Christ to God the Father kasi siya yung pinadala talaga to save us from our sins. Nagkatawang tao siya eh. Pero, hindi siya in the beginning, hindi siya under, hindi siya subordinate kay God the Father. There
co-equal, co-existing, and being. Pareho sila ng being. Ngayon, sabi na, and again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again bring the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. So, marami pong nag-interpret dito na when the second coming of Jesus Christ, kasi meron itong again, but when he again bring the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. At alam mo natin sa Philippians na because God obeyed, Jesus Christ obeyed nagkatawang tao siya, died on the cross, even to the death on the cross, he was exalted above all men. No? And of the angels, he says, who makes his angel spirit and his ministers a flame of fire? Verse 8, lalong lumalalim, but to the Son, to Jesus Christ, he says, you throne, O God, is forever and ever. So, although sa ating English version ay, you throne, O God, is forever and ever, the scepter of righteousness is the scepter of your kingdom, you have loved righteousness and hated lawlessness, therefore God, your God has anointed you with oil of gladness more than your companions. Sabi dito, yung throne mo, O God, which means to Adonai, ang Adonai kasi sa Elohim pala, ang Elohim kasi sa Hebrews ay, ano yan, sometimes refers to angelic being and heavenly beings, inumpel sa Adam na tao lang, pero sometimes, ang Elohim po talaga ay God yan siya, God, Elohim, no? Dito po ay malinaw na malinaw ito, even sa mga debate, sa verse 8, malinaw na malinaw na si Jesus Christ ang pinutukoy dito. You throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God has anointed you. Yung, pinahira ng langis, simbolism yan siya na parang Jesus Christ will be the Messiah, kasi alam po natin yung three services or three offices of the Messiah. Siya ay prophet, siya ay priest, at siya ay king. So itong tatlong klase ng tao to sa Old Testament ay ito lang yung ina-anoint. Pag nagiging king, binubuhusan ng oil. Yung ginawa ni Samuel kay David. Aaron, priest, pinuhusan din ng oil, langis, at yung mga prophets, magbibigles pa ng mga. So dito, Jesus Christ is more than that, kasi nandun nga, na-fulfill nga niya yung tatlong offices niya. So, even pag nakinig niyo sa mga debate sa, ang topic ko ay, is Jesus Christ God, nag-agree po sila sa verse 8 na it is referring to Jesus Christ. The throne of God is forever and ever kasi therefore, God, your God, has anointed you. Pero tinawag na lang po God si Jesus Christ. Pero sa verse 10, dito po talaga nagkakatalo. Kasi ang verse 10 po ay, you Lord, in the beginning laid the foundation of the earth. Ang Lord dito ay Yahweh. Yung Yahweh is yung talaga yung covenant God, the makers of heaven and earth. So, hindi nga mapronounce ng mga Hebrews yan. Kasi ayaw nila magkamali na mapronounce sa pangalan ng God na mali. Kasi sa kanila, Yod, Hey, Bab, Hey lang yan. Four-letter word yan. Four-letter word sa Hebrew. Kaya, pag nagbabasa ka ng Hebrew, kanyari, in the beginning God created the heavens and earth, ang sabi nila doon, pag nagbabasa ka, which na-apekto ka din ako, Bereshit bara Elohim, et hasamayim bi et haaretz. Pero kung mabasahin mo talaga yan, Bereshit bara Yahweh. In the beginning, God created the heavens and earth. Bereshit Yahweh. So ito yung sa verse 10, sa mga scholars, the Lord here is
capital L, capital O, capital R, capital D, which means Yahweh. Kaya mayroong mga movements ngayon ng mga bagong mga Bible na. Bakit tayo natin isulat ang Yahweh sa mga verses na to? Para maintindihan talaga natin na sinasabi Lord, kasi mayroong small L, capital L, small O, capital R, capital D, tapos mayroong capital L, capital O, capital R, capital D, nalilito. Pagpasahin natin sa pinakinggan ko ngayon sa Tagalog, Panginoon. So parang dami namang Panginoon. Diba? Pero kung titignan mo talaga sa malalim, Yahweh talaga to. You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth and the heavens and the work of your hands. You will perish, but you remain. And they will all grow old like garments. Like a cloak, you will fold them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fade. So, titignan po natin ang logic dito. Na verse 8, referring to Jesus Christ. Ang verse 10, ay referring din yan kay Jesus Christ. Pero kung makakarami kayo ng mga debate, hindi daw referring kay Jesus Christ itong verse 10. Pero kung logic ang pag-usapan natin, kasi ang pinag-usapan dito ng Hebrew writer ay si Jesus Christ ito, better than the angels. So bakit naman sabi na itong verse 8 ay kay Jesus Christ, yung verse 8 ay sa God talaga, kasi ang gusto nila, hindi si Jesus Christ ito, para hindi nila ma-proclaim na God talaga si Jesus Christ. But to which the angels have said, sit at my right hand till your enemies shall be saved. Are they all not ministering spirit sent for to minister for those who will inherit salvation? So, bakit ko po binigyan ko ito ng mahabang panahon sa pag-explain sa inyo? Alam ko po, naghahanap tayo ng ating faith talaga, na hindi tayo palilihis talaga, na tayo po ay malilito na si Jesus Christ pa talaga ang Lord. Kasi yun ang point doon sa mga Hebrews, they cannot accept that Jesus Christ is God. At Christianity is ang distinction natin ay si Jesus Christ talaga. Jesus Christ, mas yan ang gagawin natin sa Christianity. Dapat malinaw na malinaw sa atin ang center natin, ang ating beginning at ang ating hope ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ talaga. Si Jesus Christ talaga. So, parang makikita natin dito na bakit ko pinapoint out ito sa atin. Kasi tayo ngayon ay naghahanap tayo ng, kasi sa internet ngayon ay marami na pong mga contents, no? At hindi natin nalalaman kung saan tayong contents makikinig, no? Even the obvious one ay na malinaw na malinaw na sa obvious na mga facts ay tayo pa rin ay nalilito. How much more kung hindi talaga natin pag-aaralan ang Bible na ang ating God ay si Jesus Christ and He is our only hope. So, dito po ay sinabi ko nga sa Hebrews na ang Hebrews po ay talagang sila yung pinili ng God. No? We cannot deny that they are the elect of God. They're the nation. Kung titingnan mo yung geography ng Israel, nandun siya sa pinaka-center na sa ilalim ng Egypt, sa ilalim, sa taas ay Syria, Iran, at dito sa kanyang kanan ay wilderness, hindi pwedeng dumanang ang tao. At sa kabilang side naman ay Mediterranean Sea. Ang Israel ay napakaliit ng bansa comparative sa ibang mga, kung titingnan mo sa mapa, ang Israel compare sa Iran, maliit lang siya. Pero nilagay siya ng God, yun ang pinramis ni Abraham. Yung pinramis ng God kay Abraham, bibigyan ko kayo ng lupain at dito ko yung lalagay sa Kanaan, which is Israel na yun. Strategic place yan, at the same time, yung mga tao ay yung mga tao ay matatalino. Binigyan sila ng matalinong pag-isip because probably
because of their food, wala mga duming kinakain sila. No? Although ngayon ay relative naman yan kasi pinaproteksyon na sila doon. Ang point ko dito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayong mga hintil na hindi tayo talagang unang dadaanan ng Panginoon ay nakaranas tayo ng pag-ibig ng God sa atin kasi narinig natin ang salvation ng Panginoon sa atin. Na tayo po ay lahat ay makasalanan, kailangan natin ng tagapagligtas at ang ating tagapagligtas ay si Jesus Christ. Compared to the Jews, na parang doon talaga dumaan ang God sa kanila, pero hininay nila. Bakit? Yun ang tanong ko sa sarili kong bakit. Bakit dininay nila ang God na dumaan sa kanila? Billions na ang naniniwala kay Jesus Christ. Billions. Sila, ilan na sila? 13 million? 16 million? Hindi sila naniniwala. Sabi nila, wala kaming pakialam yan sa Christianity. Wala kaming pakialam yan sa Christianity. Kung kukwento mo sabi si Jesus Christ, ayaw namin. Bakit? Kasi ang kanilang po ay nandoon sa kanilang inaantay na Messiah. And they are very right on the Antichrist. Ang kanilang hope ay magiging free nation sila. Kaya meron ko ipaparinig sa inyo na isang kanta. Ang kanta na to ay the national anthem of the Israel. Ang title nito ay Ha Tikba. Tikba means hope. Ha means that. Ha Tikba. Ang Ha Tikba sa kanila ay they're still longing for the hope na in the near future they will be a free country, sovereign. Kasi ngayon sila ay hindi sila sovereign. Hindi pa nila nakukuha ang kanilang gusto. Kasi yung kanilang Jerusalem ay hindi pa talaga nila nakuha yung east side, yung sa Silakan. Nandun yung Wailing Wall. Yung east side na yan, nandun talaga yung Dome of Rock, yung sa mga Muslim. At dito lang sila, at yung West Bank, yung Palestinian, kasi ang Israel po, supposed to be yung Israel, Jordan, Syria sa taas, Mount Sinai dito sa baba, Egypt, tapos dito sa kanan banda yung Iraq, saka Iran, tapos Mediterranean Sea. Ang kanina po ha, yung kasa, binigay nila yan. Yung east na yan ay gusto nila kunin yan kasi gusto kanila itayo yung kanilang templo doon, no, sa Dome of the Rock. Pero hindi lang natayo yan, kaya nga, yun yung parang pinaka-mystery ngayon. Ngayon ang kanilang hope ay ganito. Mayroon isang point sa isang babae, kailang hope na 2,000 years na itong aming hope. Ang hindi ko makuha sa kanila, bakit nirelate nila sa 2,000 years? Kasi 2,000 years is si Jesus Christ yan eh. 2,000 years na kami ay naglulungan ng hope na ito na magiging free kami at sovereign na bansa. At sabi nila, lahat ng mga Hebrews, ay mayroon niyang nefes or soul na bigla na lang mag-trigger. At ang mga tao na yan ay pupunta sa Israel. At doon sa pagpunta na sa Israel, doon sa Mount Zion at saka Jerusalem, kaya kanilang pupunta talaga doon sa templo talaga na nakikita kayo. So they're looking for their hope. They're looking for their hope na magiging free sila. Magiging free sila. Magiging sovereign sila ng bayan na bansa na wala namang aapi sa kanila kasi alam nilang inaapi sila. At yun ang kanilang so ipaparinig ko sa inyo kanilang national anthem. Kanilang national anthem ay point ito na parang romantic composition reflects the Jews 2,000 year old hope of returning to the land of Israel and reclaiming it as a free and sovereign nation. Yun lang kanilang pangarap at sabi na wala kami pakialam sa Christianity. We're just people na mag-ami sa aming Judaism at ito lang yung aming pangarap. So, ito yung kanilang national anthem.
Pak. Titingnan niyo ang lyrics ng kanta na yon. Darlong 2,000 years na silang nangangarap na isang araw sila ay ang kanilang soul ay mabuksan at sila ay uuwi sa Israel. At ito ay nagsisimula na kasi marami pong mga Jews na yon na nabubuksan na at nagtataka sila isang beses sa kanilang buhay. Maayos ang kanilang mga career doon sa Amerika, sa Russia, but mayroon silang longing na umuwi sa Israel at pumunta sila sa parang isang establishment na nagbo-volunteer sila. Inabandon nila ang kanilang career doon sa iba't ibang bansa upang makauwi sa Israel. At the same time, they're looking kaya kadima forward to the east. They're longing talaga na makuha nila yung talagang Jerusalem and they will build the temple. Kaya nga, nadadama ko yung mga feeling ng Israel pag sila ay may kalaban mo sa Gaza, something like that. Kasi sa amin yan, yun ang aming pag-asa na makuha namin yan at magiging free na yan. Bakit ko po sinasabi ito? Nefes, ibig sabihin my soul. Ako po ay minsan na pinilig ako dyan, napapaiyak ako, hindi naman ako iyak ng tao. Pero napapaiyak ako sa Israel. Ibig ngayon, parang ang ano ko doon na sila ay parang tao ng bayan ng Diyos. Sila ay dinaanan lang ni Jesus Christ, pero hindi pa rin nila nakuha. Hindi nila nakuha yan. At ako ay nagpapasalamat ako na nakuha ko, hindi naman ito nagmamayabang, pero ito ay parang binigay sa atin ng Holy Spirit
naiintindihan natin na si Jesus Christ talaga ang God. At ang Hebrew writer ay sinulat niya, He is our beginning, sa beginning lang doon na siya, pumunta siya sa atin upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay nagpakasalamat. Kaya bilang pagtatapos po, babasahin ko po yung Romans chapter 10. Ang sabi dito sa Romans chapter 10, ang pangalangin ni Paul ay ganito po. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have zeal for God, but not according to the knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Dito po ay si Paul ay nananalangin siya sa mga Israel. Na ang Israel ay sincere sila. They're sincere na tama yung kanilang righteousness, but they're not looking for the righteousness of God in Jesus Christ. Sa atin po mga kapatid, maraming mga tayo mga ideas sa ating mga buhay, maraming tayong mga wisdom na galing sa philosophy, pero ang philosophy po na gusto natin makuha for this year ay the philosophy na Jesus Christ is our is the beginning of our life. Hindi tayo makakapag-start mga kapatid without Jesus Christ. Masasayang na yung ating mga gagawin. And our hope, no, datikba kanila ang Israel po, ang datikba nila, ang hope nila ay magiging free sila, pero hindi nila alam na ang datikba nila is Yahweh na si Messiah na si Jesus Christ. So, bilang insight po sa atin sa year 2022, tayo po ay magmuni-muni na kung tayo po ay magsastart sa ating mga buhay, dapat ay ibaon po, itukong talaga natin ang ating mga sarili sa kay Jesus Christ, that He is the only way, He is our hope. Sabi nga ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. We have to believe on the Lord Jesus Christ as He is the Son of God. He is really the Yahweh na nag-incarnate. At dapat maintindihan natin na ganun tayo na kamahan ng Diyos. Na siya na Diyos na nandun siya sa throne, nagkatawang tao siya, at niligtas tayo sa ating kapamahan. Ngayon ay nandun na siya sa kanan ng Ama, nakaupo sa atin at interceding for us. You have to believe on the Lord Jesus Christ for your success, for your hope, and for the last time na sasabihin ko or paulit-ulit na He is the only way, that He is the salvation na ibibigay sa atin. Let us pray. Let us all stand up. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami, Lord, ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga salita at sa kanong mga paraanan na kaya namin i-explain, Lord. Ngunit alam ko namin, Lord, na maski anong explanation namin sa mga puso ng mga tao makikinig, hindi namin ito magagawa kung hindi po ang banal na Espiritu ko, Lord, ang nagpapaliwanag sa amin. Sa 2022, Lord, ay pinapanalangin po namin, Lord, na gamitin mo po kami upang maipahayag po, Lord, ang mga salita sa mga tao ng aming pag-asa. Ang aming simula ay si Jesus Christ at ang aming pagkasalama ay si Jesus Christ sa aming buhay. I-build namin ang aming buhay sa 2022 kay Jesus Christ at lahat po ng mga bagay ay alam po namin na all things work together to those who love God, to those who are the called according to your purpose. Salamat muli, Lord, sa buhay na to. Salamat sa pagkakataon na kami, Lord, ay makapahali ng mas buka. At sa lahat, salamat po, Lord, na iniligtas mo kami sa kapamatan. Yes. So, Lord, ang dalangin in Jesus' name. Amen. God bless you.